dalawa o tatlo nakakatipon sa kanyang pangalan, ay narito siya sa kalagitnaan natin. Let us assume, let us declare ang kanyang presence, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kapayapaan ay sumaatin lahat. Ang lahat ng pagpapala na ibubuhos ng Panginoon sa lugar na ito, saluhin nyo na po. Okay? Ano po ang may makukuha nyo sa salita? I-grab nyo po yun. Ano man ang ano sa inyo nang nag-rema word sa inyo, kunin nyo yun. Aksin nyo yun. Sabihin nyo, Lord, akin ito. Kiniklaim ko ito. But before that, I will read scripture from Isaiah 12 verse 2. Sabi po doon, the Lord is my strength and my song. He has given me victory. Okay? Ang Diyos, siya ang ating kalakasan. Siya ang ating awit. Binigyan po tayo ng katagumpayan. Saan po tayo magtatagumpay? Sa ating laman, sa ating sarili, sa sariling ako. Bibigyan po tayo ng kalakasan, anuman sitwasyon natin, anuman, no matter how difficult, nowadays, na may parating na bagyo, anuman ang nangyayari sa atin, bibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. Siya po ay tatayo sa atin. Siya po ay tatayo bilang depensa natin, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating mga anak. Bibigyan po tayo ng comfort. I-rescue po tayo niya. He has given us a shield of power. Di-deliver po niya tayo. Siya po ay mapagkakatiwala ang Diyos. Amen? Huwag po tayo magtiwala sa tao, sa mga sabi-sabi ng tao. Instead, trust God. Trust His power. Because He loves you. Amen? He will be faithful. Iba man ay hindi nagiging faithful, God is still faithful to us. Amen? Halita pong lahat ay tumayo. Pinapangunahan po tayo ni Pastora Betty sa pambungad na panalangin. Ready natin ating mga individual, mga sarili natin. Sabihin natin, I love you, Lord, upang ma-flow tayo sa kalooban ng Diyos. I love you, Lord, and with all the worship. Ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin at ang aming
panambahan sa iyo, O Lord, at magiging mamagong sumiyon sa iyong harapan, O God. Salamat, Panginoon, sa aming panambahan ngayon. Ay nariyan ka, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magiging, ang Holy Spirit, maging leader namin ngayon sa aming panambahan. Ilagay mo sa aming mga puso kung anong nararapat namin ipanalangin in preparation, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo. Kaya Lord, narito kami, Panginoon, na nakahanda na po, Panginoon, aming mga sarili. Ikaw, Panginoon, ay aming iluklok sa iyong kataas-taas ang luklukan, Panginoon, dyan sa iyong pinaroroonan, O God. Kaya Lord, ngayon, Panginoon, naalala din namin sa panalangin ng mga kapatid na wala pa dito, O Diyos. Antigin mo ang kanilang mga puso na sila, Panginoon, ay mamandali makarating dito upang sama-sama kaming ikaw ay aming sambahin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon. Sa pagkakataong ito, naalala namin na piniprepare mo na nga po, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon. Panginoon, sa dakilang panahon na darating, Panginoon, na malalapit na ito, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, readiness, Panginoon, na kami, Panginoon, irurokom na ang bawat isa sa amin upang dudulog kami sa iyong seat of justice ng ang aming Panginoon, Lord, ng paghusga sa amin, O Lord, na alam namin mahirap din para ito, Panginoon, namin makamtan, O Diyos. Kaya hindi kami, Panginoon, mapuwalang bahala, O Diyos, sa dakilang araw na yun, ang iyong dakilang paghukom sa amin, O Lord, na magdala sa iyong presensya, O God. Lord, prepare us, O Lord God. Ito ang aming Panginoon narinig, Panginoon, at nabasa, O Lord, sa iyong banal na salita na ikaw, Panginoon, ay naghahanap na magtunay na mananamba, O Lord. At kami, Panginoon, Lord, ay narito kami, Panginoon. Yan lang po ang aming maibibigay sa iyo, O Lord. Maging, Panginoon, ang matinding pagsunod sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban, O Lord. Make us true, O Lord God. Gawin mo kami tunay, Panginoon, para kami makasumpong ngayong kaharian, O God. Salamat, Panginoon, sa mga bawat isa, Panginoon, ngayon na hindi, Panginoon, kami, O Lord, dumulong upang pagbigyan ng tao, ngunit ikaw ang pagbigyan namin, Panginoon, dahil, Lord God, ikaw ang Diyos ng buong puso namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ready na po ang bawat isa, maging ang mga mahawak na yung mga instrument, O Lord. Nandoon na, Panginoon, ang anointing, Panginoon, sa kanilang pagtuldok, Panginoon, sa mga piyesa na yan, O Lord. Lord, salamat, Panginoon, sa aming Panginoong panambahan at makapasok kami. We can make breakthrough, Panginoon, sa iyong puso, O Lord God. Make us true. Help us to be true, Panginoon. O Lord, salamat. Maraming salamat sa special moment na ito na pagkatalwala mo sa amin na kami, Panginoon, ay walang ibang gagawin kundi sambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu katotohanan. Purihin ka namin, Panginoon, dahil yung salita, O Diyos, ay nakanda na po ang aming marinig at aming, Panginoon, lalakaran, O God. Purihin ka namin. Salamat to. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat, maging sa nakikinig ng live streaming. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya karapat dapat natin siyang papurihan ng buong lakas, ng buong pananampalataya. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise your name, O God. We worship your name, Lord Jesus. Hallelujah. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. The loss of repines.
All the praises, all the honor, and all the glory is to you, O God. Yes. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Masaya po ba tayo sa ating Panginoon sa araw na ito? Hallelujah. Atin siyang papurihan ng masasayang awit. Hallelujah. Let God arise. Amen. Amen. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Papuri ang lahat sa iyo, Panginoon. We glorify your name, O God. Amen. Hallelujah. Sa ating lahat. At ito po ang magiging verse na ibinabasa sa atin ni Lord. Amen. Praise God. Before po yung after night scriptural, let's continue to celebrate the presence of God. Let us, may God give us, God has given us the grace to enjoy His presence. Halika na. Mag-scriptural reading muna siya. Ne? Genesis 1:26 to 28. Halika na, dito ka na rin. May I dwell in Him. Let's celebrate the Genesis 1, verse 26 to 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." 27. So God created man in his own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. 28. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. To God be all the glory." Amen. Hallelujah. Praise to you, God. Hindi tayo napapagod para magpapuri at magpasalamat sa Panginoon, di ba po ba? Amen! Hallelujah! Papurihan uli natin ang ating Panginoon! La 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 la
musicians, you may sit down in the presence of the Lord. Alam niyo, minsan ang biyaya at pagsama ni Lord, makikita po natin, maaring sa atin, mga small things, but yung protection ni Lord, yung assurance niya that He is with us and He is protecting us, nararanasan ko po yun. Naalala ninyo yung galing tayo ng Cavite, Mike, yung sabi mo, merong maingay na naman. So, sabi ko, magpapabarangay ako. Pero sila-sila nagbaranggayan, sila-sila nag-away. Inulit-ulit yon 2 weeks after, mag-iingay na naman, nag-away-away sila, di natuloy. Kagabi, ganun na naman. Mag-start na naman sila mag-inuman. Pero sila-sila ulit, nag-away-away, so hindi natuloy yung pag-iingay. Pero, papasalamat lang ako because I'll be sharing today. I am not supposed to preach today. Naka-schedule talaga ngayon si Pastora Ben, kaya lang, nakipagpalit dahil meron siyang dahilan. But anyway, I'll be sharing with you yung the hidden clause in the dominion mandate. So, di ko alam kung it was a dream nung Friday night, I had a dream, pero di ko alam kung dream yun dahil sa panaginip ko, nauntog ako sa bato, pero nararanasan ko yung sakit, yung pain sa ulo ko. Kasi yung panaginip ko na yon, parang someone was chasing after me, hinahabol ako, napaakyat ako sa isang bato. Habang umaakyat ako sa bato na yung puting-puting bato, nakaakyat naman ako. Nakita ko sa nang nasa tuktok na ako, di ko na alam paano bumaba. At nakita ko, nasa wawa pala ako. Wawa pala yung paligid ko. Pero, habang nandun po ako sa tuktok, the Lord said, tell the earth judgment is coming. Yung sinabi niya sa akin noong 2009, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niyang judgment. Kanina, na-mention ni Pastora Betty, mahirap yung humarap tayo sa judgment seat of Christ. I've been there. Nang maharap na po ko sa, it was a vision, dinala po ko sa judgment seat kung saan ang lahat ng tao, isa-isa po ay nakapila po, isa-isa humaharap. Sa tuwing palapit na po ko doon sa judgment seat, lilipat po ako sa likod because natatakot po ako. I was not ready at the time. So, nasabi ko pati yung sa final quest ni Rick Joyner, yung Galatians 2:20 dimension is a realm of unity. When the body is united, it is a dimension na hindi na kayang abutin ng pana ng kaaway. Wala nang maibabato na accusation ang kaaway sa atin. Pero yung palang sinasabi na yung judgment seat of Christ, ito yung kinakatakutan na dimension sa final quest. But anyway, going back to my dream, nung sinabi niyang, tell the earth, judgment is coming, nakita ko po yung chaos sa paligid. Yung chaos na yon na nakita ko, yung sinabi ni Lord, tell the earth, judgment is coming. Sabi ko, paano ko, Lord, sasabihin? Di nila ako maintindihan. And then the Lord said, kanino ka magtuturo? Kanino ko sasabi ng aking salita? Sa mga baby? So I was reminded sa Isaiah 28, kung saan sinabi ni Lord, to whom will I give knowledge? To whom will I teach knowledge? To those just weaned from milk? Yung mga baby ba? And then alam ko naman, wala nang baby rito sa JALC. Lahat, malalago na tayo kay Kristo. So I want you to begin chewing on the meat of God, on the meat of His Word. Then after that, bigla po, kasi yung puso ko po ay, siyempre nalungkot po ako, galing na naman kami sa POC, hindi po na ano na naman si Jet dahil wala yung doktor. Parang
During the day, for 2 days, he was singing, "Natutulog ba ang Diyos?" So naiiyak ako tuwing makikita ko yung anak ko na, "What's Lord, ano ba ang purpose?" Kababalik lang niya, and then dapat third Sunday, magsisimba na siya, na-aksidente siya, pero hindi na nga makapagsimba because of the accident. Pero yung kanta niya na natutulog ba ang Diyos? Kaya siguro ako dinala ni Lord dito sa panaginip na ito. And then nung sinabi ko, "Lord, paano kung magtuturo din naman ako naiintindihan? People prefer milk than the meat." And then nakita ko po, and sabi ko, "Lord, paano ko bababa?" In my spirit, nakita ko yung bato, parang di ko alam kung sinusian yun or pinihit lang ng isang kamay, nakababa po ako doon sa puting bato. And then sabi, narinig ko ang isang tinigang, sabi niya, "Friday night po ito," sabi niya, "Come." And sabi ko, tiningnan ko ang paligid, di wala na ako sa wawa. Tiningnan ko ang paligid, nakita ko yung apoy na napaka, alam kong mainit na mainit, pero hindi kulay orange yung apoy, bluish po ang color. And then I saw the Lord spoke from the midst of the fire. And then He said, "Di po ako natakot lumapit doon sa apoy." Pumasok po ako doon sa apoy. At pagpasok ko po doon, the Lord said, "My son, what do you see?" And sabi ko, "Lord, I see you. I see your face." Dinescribe ko siya, "How good your eyes. You have compassionate eyes. You have kind eyes. Yung love mo is beyond our sins." And then sabi ulit ni Lord, nakikinig lang siya. And then He said, "What do you see?" Parang tatlong beses niya inulit yung "What do you see?" And then, sabi ko, "Lord, I cannot see your feet, but I can see your hand, I can feel your heart." And then, the third time na sinabi ni Lord, "You are not seeing right." And sabi ko, "Lord, why?" Because sabi niya, "You are seeing you. You are seeing you." I was looking at Him. I was face to face with God. Nang tinatanong niya ako, "What do you see?" Finally, He said, "You are seeing you." So today, alam natin po yung binasa ni Sophia. Yung Genesis 1:26 is about the mandate. Yung mandato ni Lord. But I will not talk about the creation of man, but we'll talk about, nakapakilagay mo sa Proverbs, nandiyan ba? Proverbs 10:22. We'll talk about the blessing of the Lord. Because sa totoo lang mga kapatid, ito ang pinakapunto ng ating creation. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow to it. He adds no sorrow with it. Kaya pinaulit ko yung awit kasi I really want to celebrate the presence of God when you come face to face with God. Wala na yung mga iniisip nating. Alam nyo, no matter how anointed we are, no matter how powerful we are, if you do not have the love of God, gaano man ka-sharp ang mga prophecies mo, gaano man, ilang beses man ang sabi nga ng isang propeta, yung mga miracles na yan, normal lang, hindi lang dapat sa mga prophet yan, sa mga evangelist. Every believer should be operating in the miracles. Kasi part ng giftings ito ni Lord. Okay? So ang sabi ni, ng, kailangan ba ito dito? Ay, hindi ko kailangan to. Pero hindi ko pakialaman. Okay lang? Sige. So, ang sabi, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan." Ano po yung blessing na ito? The blessing in Hebrew is beraka, which means prosperity or treaty of peace. Nakita ko lang ngayon yung treaty of peace, kapayapaan. So if we are troubled,
kailangan mag... Sabi nga ng isang, may narinig din akong isang pastor nagsabi, American pastor, sabi niya, if you are always in that spirit of repentance, you're thinking like God. Bakit po? Dahil ang puso ng Diyos, bumalik po tayo lagi kung saan niya tayo inilagay, yung original position po natin. And then the word rich is ashar in Hebrew, which means to become wealthy, to accumulate. Kaya kung mag-iipon ka ng kayamanan, magpapayaman ka, don't feel guilty about it. Plano ni Lord yun. Yun ang puso ng Diyos sa atin. Amen? Kaya yung sasabihin sa atin na, puro ka nalang paghahanap ng pera, kasalanan sa Diyos yan. Seek ye first the kingdom of God. What is seeking the kingdom of God? Is it ministry po ba yan? Yung pagpapastor? Hindi po. Yung seeking the kingdom of God is finding the will of God, the purpose of God for your life. Kung di ka naman tinawag ni Lord magpastor, wag mong pagpilitang magpastor. Kung di mo ka naman tinawag ni Lord na maging teacher, wag kang kung gusto ni Lord magdoktor ka, maging doktor ka. Natutuwa ko yung isang kabataan, the first time I met this young man, birthday niya ngayon, OJ, happy birthday, Nak. Itong taong ito, nang na-meet ko siya, nasa college pa lang, nag-aaral siya ng nursing, he passed the nursing board, and then nagpatuloy siya mag-medicine. Doktor na siya ngayon, pero alam niyo yung gift niya, he's helping the poor sa Negros. Ngayon, nag-aaral naman siya ng law. Hindi ko alam kung ano ang purpose niya, but instead na mag-asawa siya, pinupurso niya kung ano ang calling niya, kung saan siya makakatulong pa kay Lord. And then ang sabi ni ng Proverbs, and he adds no sorrow to it. Sorrow is itchev, which means to foil, to labor, to worry. Yung maghirap tayo. Amen? Foundation lang po ito. Alam po natin, ang Old Testament contains all the promises of God. Pero ang New Testament po is carrying out on the death of the testator. Yung binigyan na, nilakaran na ng ating Panginoon yung mga pangako ng Old Testament. At ang New Testament, pinakita, ipinahayag, minanifest ng ating Panginoong Hesukristo ang mga pangako sa Old Testament. At hindi lamang po lakaran niya kung hindi ito po yung mamatay ang gumawa ng testamento. Because a testament is of no effect hanggat buhay pa ang may-ari ng kayamanan. Kailan ba na natatanggap ang mana? Pagpatay na yung may-ari. Kaya nga tawag sa atin tagapagmana. So you and I is in a better covenant. Sabi ng Hebrews 7.22, pakilagay mo anak, wala yata yan dyan. Sabi ng Hebrews 7.22, by so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Ang ating Panginoong Hesukristo ang kasiguraduhan ng mga pangako, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Amen? Can we believe God? Can we put our trust in God? Ang sabi po, yung pong dominion, yung sinabi po yung blessing is Treaty of Peace sa Isaiah 9:6. Wala pala dyan. Ayan. He is the Prince of Peace. Isaiah 9:6. Of the increase. 9:6 ba yun, Pastor Nick? Of the increase of His government and peace, there will be no end. Ang kapayapaan ay nasa balikat ng ating Panginoon, and His name will be called Wonderful. So, tuloy lang po tayo. May pangako ang Diyos kay Abraham. Alam po ba ninyong masakit po yung hindi kakausapin ng Diyos? Because of one mistake ni Abraham.
13 years siyang hindi kinausap ni Lord. Pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12, ilagay mo nga anak, okay? Wala pa, mamaya na yun, nakpaki. Alis mo muna siya, buraburahin muna siya. Sa Genesis 12, verse 2, sabi ni Lord kay Abraham, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. Yung blessing po, ikaw mismo ang pagpapala ng Diyos. Dala-dala mismo, wherever you go, you become the blessing of God. Ano yung blessing? Tagabigay ka ng pera? Tagabigay ka ng mga goods? Hindi po. Whenever people see you, may nakikita silang pag-asa. Amen? Kahit wala kang binibigay na pera, kahit wala kang binibigay na pagkain, pero pag nakita ka ng mga tao, may nakikita silang liwanag at pag-asa. Kasama po sa dominyo ng sinabi ni Lord sa mandato niya, you are the light of the world and the salt of the earth. Alam po natin yung light nasa taas. At ang light po stands alone. At ang salt, you become one with the people. When you are one with the people, wala na sa iyo yung critical spirit, wala na sa iyo yung judgmental, because you are one with them. Si Jesus bilang salt of the earth, He became one with the sinners, yet yung sin na yan, hindi kumapit sa Kanya. He was not influenced, He was not affected by the sin of men, but instead He had compassion on men. Kaya yun po ang purpose ng pagpunta niyan. Kung ang ilaw, alam po natin, meron namang create na mga tao, yung para pampaganda ba ng paligid, yung mga ilaw na inilalagay sa ilalim. Tingnan mo, ang ilaw na galing sa ilalim, limited lang ang naliliwanagan. Pero pag yung ilaw galing sa taas, ang lawak ng naaabot ng liwanag niya. Which would you be? Yung ilaw sa lupa o ilaw sa taas? So learn to be one with God. Learn to ascend into the heights of God. Okay? So sabi ni Lord in verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Sabi ni Lord, I will curse those who will curse you when you are blessed of God. Alam ni Lord yung curse na ito, hindi ibig sabihin yung curse ay maghihirap ka. Kung hindi, yung word na curse dito is to stop you from pursuing God's purpose for your life. To curtail, to stop, para pigilan ka, para i-abort kung ano ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, kay Abraham po pinangako ng Diyos ang pagpapalang ito. Okay? Kailan natupad yung pagpapalang ito? Punta tayo, talunan na tayo anak sa Genesis 24 in verse 1. Genesis 24 verse 1 says there, now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. God has blessed Abraham in all things. Dahil may pangako ang Diyos kay Abraham, tinupad ni Lord yun. Pinatutuhanan po ng kanyang ni Eliezer, yung servant po ni Abraham sa verse 35. Dalun tayo na sa 35. Ang sabi nung pinapahanap ni Abraham na mapapangasawa si Isaac, inutusan ni Abraham si Eliezer doon sa pamilya niya. Nagpatutuo si Eliezer at sabi niya, the Lord has blessed my master greatly and he has become great. The Lord has blessed my master greatly and he has become great. Huwag po nating sabihing matanda na tayo hanggat di pa po natin nararanasan yung becoming great. Ano yung becoming great? Kilala ka? Famous ka? Hindi po. Yung word na great, dumating ka sa punto that you're able to help. You become the blessing na kung may lalapit sa iyo, hindi ka magre-reklamo. Amen. Hindi kailangan manghingi sa iyo.
kusang loob. Kaya nga sabi ng Biblia, bago ka pa humingi, alam na ni Lord kung ano ang sasabihin mo. Kaya sabi ni Eliasar, the Lord has blessed my master greatly. At ang blessing na ito, dumaloy din kay Isaac sa Genesis 26. Pakilagay mo na. Genesis 26 in verse 12. In verse 1 muna. There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech. Nagmamadali si Sandra. Mabilis siguro. Okay? Balik muna. Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. So there was famine in the land. May tagtuyot. Sa panahon ng imposible, sa panahon ng kakulangan, sa panahon na sa isip ng mundo, bakit ka magtatanim? Wala kang aanihin eh. Tagtuyot nga, tagtuyot, tagtuyot. Yun ang iniisip natin. Pero taliwas ang plano ng Diyos sa nangyayari sa mundo. Kausap ko si JJ mga few days ago, sabi niya, tayo natatakot tayo sa COVID, pero matakot tayo sa plano ng mga Antichrist. Yung sabi niya now, they're creating robot, kaya may planong genocide by the year 2050. Noong year ng 1990s, may nabasa akong libro tungkol sa plano sa mundo by the year 2050, ilang milyon na lang ang taong ititira nila sa mundo. That's why they're creating robots na hindi nakakailangan ni mga kumpanya na mga taong susweldohan. Robot na lang. Pero kung yan ang iniisip ng kaaway, tandaan natin kaninong wisdom ang ginamit nila. Lahat tayo, we all have the wisdom of God. Kaya nga lang yung iba, fallen minds na, so they're creating evil. How much more if the mind of Christ is activated in us? Gaano kaya kalawak, gaano kaya kataas, gaano kaya ka-great ang mga blessing na tatanggapin natin if the mind of Christ is operating in us. Posible po bang mangyaring mawala ang mga kasamaan? Posible po ba? Because yung sinabi ng Isaiah 61, arise and shine, for your light has come. For darkness shall cover the earth, and behold, deep darkness. Mga kapatid, when deep darkness comes, it is the right moment for us to shine. Amen? Kailangan mag-rise up tayo. Hanggat di ka nag-rise up, walang mangyayari sa mundo. So, sabi yan, lagay mo anak sa verse 12. Tagtuyot po yun ha. Sabi ni Lord, magtanim ka. Sumunod lang si Isaac. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Tingnan nyo. Kahit paanong sitwasyon ngayon, tagtuyot, tagulan, tagbagyo, if the blessing of the Lord is upon you, bahala si Lord doon. Ang kailangan lang natin sumunod, panahon ng tagtuyot. Pero yung daladala ni Isaac, yung spirit of obedience, yung seed of obedience, kaya blines siya ni Lord, dala niya yung spoken blessing of the Father. That's why in verse 13, sabi po in verse 13, the man began to prosper because God blessed him. The man began to prosper, continued prospering until he became very prosperous. Until he became very prosperous, regardless yung sitwasyon ng lupa. Ano man ang kondisyon ng paligid natin, when the blessing of God is with us. Because yung Treaty of Peace na yan, mababasa natin sa verses 14 to 21, wherever Isaac went, yung kanyang, yung mga wells, ano ba Tagalog ng wells? Atabay sa Bisaya, yan eh. Wells. Balon. Sorry. Balon. Lahat ng mga balon na
ginawa po ni Abraham, tinakpan lahat yun ng mga kaaway. Kaya sa mga lugar na pinuntahan ni Abraham, he began to redig. He redig the wells of Abraham. Nakita ng kaaway, pinaprosper, sinundan ni Isaac yung footsteps ng kanyang tatay because the blessing of God, the covenant of blessing, ibinigay sa tatay. Kaya sinundan lamang po ni Isaac ang yapak ng kanyang tatay. Sa lahat ng mga wells na pinuntahan po ni Isaac, binuksan niya muli, tinakpan muli, pinaniinaway siya ng mga kaaway, mga enemies. Thank you Lord sa kanta, let his enemies be scattered. So hindi po sila Isaac ang, hindi po yung mga kaaway ang nag-scatter, but because of that peace, si Isaac ang nagpaubaya. So he moved from one place to another dahil po sa mga Philistine. And then in verse 22 na, pakilagay mo. Verse 22. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, from now on the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. The word room in Greek means grow, yung growth. Okay, to grow large, to enlarge. So sa Matthew, yung sinasabi ni Lord, when you pray, go into your room. Yung secret room, which means yung secret chamber. Yung secret room also means storehouse, dispensary or distributor. Okay? So si Isaac, he did not quarrel with the people in the land. Hindi nakipag-away si Isaac sa mga umaagaw na mga balon na nahanap niya. Kaya sabi rin po sa Timothy yata yun, a servant of God does not quarrel. Amen? Lingkod ng Diyos, hindi nakikipag-away. Amen. Salamat sa Diyos, mga puso ng mga taga-JALC, talagang hindi lamang tayo mga friendly, mga godly tayo. Thank you, Lord. Pinagmamalaki ko ang simbahang to. Thank you, Lord. So, when God makes things happen for you won't be able to explain things. Hindi mo kayang ipaliwanag kung ang Diyos gumagawa na sa iyo. Okay? Pakilagay mo sa Isaiah 1, anak, verse 2. Isaiah. Ay, hindi yan. Hanapin ko, hindi yan. Yung sinabi po roon na tinawag si Abraham, he was called alone. Tinawag si Abraham na mag-isa, hindi kasamang tinawag si Lot. Amen? Pero ang covenant was given, the covenant of peace, the covenant of blessing was given to Abraham. Hindi ko na mahanap, kanina nandito lang. But anyway, yung Abraham was called alone. Now, dahil kay Abraham ibinigay yung blessing wherever he went, yung blessing ni Lord sumunod-sunod sa kanya. Kaya tandaan po natin yung Psalms 23 in verse 6. Verse 1, the Lord is my shepherd. Si Lord ang mangunguna sa akin. He leads me beside still waters. In verse 6, sabi po ron, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung kabutihan ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yun ang susunod-sunod sa atin. Sinusundan po ba tayo ng kabutihan ng Diyos? Sinusundan po ba tayo ng kahabagan ng Diyos? Okay? So dahil yung blessing po na yun, lagay mo anak sa Genesis 13, verse 1 to 5, because of the treaty of peace and because of the blessing,
sa verse 6. Now the land, bless po sila pareho. Habang binibless ni Lord si Abraham, binitbit ni Abraham yung kanyang pamangkin na si Lot, bless din po si Lot. Dumating sa punto na sinabi sa verse 6, now the land was not able to support them that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. If you have the blessing of God, if you are the blessing of God, whoever connects with you, blessed din po. Blessed din po. Huwag mong ipagmamalaki na anumang pagpapala mo dahil masipag ka, hard worker ka. No. Part of the curse yan. We'll come to that later. Okay? So, ang sabi po ng verse 7, and there was strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. Nag-away ang mga tauhan ni Abraham at ni Lot dahil sobra na ang pagpapala niya. Mag-away. Ano dahil sobrang yaman? Dahil wala ka ng lugar? Paano kaya pag sumobra talagang ang mga taga-Muntalban totoong blessed? Dahil sa Micah 4, ang sabi po roon, let us go to the house of the Lord. Nagtawag po yung prophet ng tagalabas at sabi lang, let us go to the house of the Lord, to the mountain of the Lord, because in the mountains, naalala ko galing kami POC, yung aming driver po yung sa Grab. First time niya makarating ng Muntalban. Sabi niya, saan bundok po ba yan? So sabi ko, sunod ka lang, basta magbigay, may ways naman siya. Nung pagbaba na kami doon sa batasan, sabi niya, ay, may natatanong na ako bundok. Siguro, wala makamatanong na bundok sa Manila, no, Joy? Wala. So, nang pagdating na namin sa San Mateo, finally, sabi niya, sa wakas, pre, bundok na, nakikita ko na ang bundok. Para sabi ko, ignorant ito. Para tuloy, taga-bundok tayo, pero naalala ko, Micah 4, sabi ni Lord, yung blessing niya nasa kabundukan. The choice food of the Lord, na mababasa rin po natin sa Isaiah, ay nasa kabundukan ni Lord. So, sumobra po yung yaman nila. They were so blessed greatly na ang kanilang mga tauhan nag-away-away. So, anong sabi ni Abraham? Gumawa ng plano si Abraham. Sabi ni Abraham, sige, Lot, mamili ka. Aling lupain ang gusto mo? Pag pinili mo ang bundok, dito ako sa baba. Pag pinili mo ang valley, doon ako sa kabundukan. Ay natanaw ni Lot. Aba, magandang magnegosyo dito sa valley. Wala kong hirap. Ay patag to eh. Madali ang daan. Eh ang kabundukan, ang hirap mamundok. So pinili ni Lot yung kapatagan at si Abraham sa kabundukan. Pero dumating po ang punto nang humiwalay si Lot kay Abraham. Remember, noong dumating po yung when Lot was taken captive, dumating yung mga mangungubgob, the conquerors came into the city, at kinuha lahat yung mga ari-arian, mga tao, ginawang slaves doon sa valley, at nalaman po ni Abraham na ang kanyang pamangkin at ang mga taong bayan sa lugar na yon was taken into captivity. When Lot was separated from Abraham, that is when curse came upon Lot. Okay? Strife causes a curse to come on your blessing. Ang covenant po was made to Abraham. Punta po tayo sa prayer. Minsan, there is a prayer that we are praying pero hindi po tinutugon ang panalangin po natin. There is a certain praying that we need to connect to the covenant that governs the spiritual house. That we need to connect to the government that leads the spiritual house. Connect
connected to the man of God, yung guardian of the altar na tinatawag, who supplies grace and faith for you. Yung makakonek ka lamang po to the man in the altar. Okay? Pwede po tayong makapanalangin. We can make petitions to God on the strength of the covenant God has with the man of God. Kung naalala po ninyo, because I am following Alf Lukaw, may connection ako kay Pastor Elijah. Yung binasa ko po si Francis Xavier, somehow my spirit got connected to him. Naalala niyo yung patutuko yung kay Francis Xavier nung nawala yung kanyang kwinta sa dagat. And then he just prayed. Pagdating niya sa Pampang, yung alimasag o alimango, dala-dala ng alimango yung kwintas niya sa kanyang bibig. Naalala niyo yung nawala yung wallet ko. Then I said, Lord, kung yung nawalang kwintas sa dagat ni Francis Xavier, ibinalik mo sa pamamagitan ng alimasag. Lord, si Alf Lukaw, 10 years ago, yung pera na wala na. That moment when he asked of you, binalik mo yung pera. Lord, si Pastor Elijah, may nawala siya, pero nakita nandun sa bag mo, gagawin mo rin sa akin. And that's the time when I found my wallet. You can ask God on the strength of your connection to the man in the altar. Okay? So, sabi po roon, si Abraham, nandiyan ba yan anak? The God of Abraham, di ko kasi na-prepare ito dahil the God of Abraham, tinawag po ang Diyos, the God of Abraham, of Isaac and Jacob. He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God of Abraham, the fear of Isaac, and the hope of Israel. Jacob is Israel. Pag sinabi pong He is the God of Abraham, it speaks of God of blessing. Pag tinukoy naman po siyang tinawag the fear of Isaac, He releases the spirit of obedience. Pag tinawag po siyang the hope or the strength of Israel, we're talking about vows and we're talking about new beginnings. Okay? So, nalagay mo na anak dyan. The blessing of Abraham. Sino may mga empleyado rito? Abraham's blessing is the anointing to inherit everything in a stranger's house. Ano yung stranger's house? Kung ang amo mo hindi born again. Napunta si Abraham sa Philistines, sa King of Gerar. Pinag-interesan ni Abimelech si Sarah. Nang malaman na may asawa si Sarah, pinaalis sila sa Gerar, bit-bit ang maraming kayamanan. Sa napunta din siya ng Egypt, kinuha din niya ang kayamanan ng Egypt. So Abraham's blessing is the anointing to inherit. Huwag kang thank you, Lord. This is not greed. I'm talking about dominion. Kung hindi ka kontento sa sweldo mo, rise up in the spirit and inherit Abraham's blessing. Amen? So, as I said, may mga prayer tayo na hindi tinutugon ni Lord. Pakilagay mo nga na sa Genesis 21 verse 8 to 20, mababasa po natin doon. Noong ipinanganak na ni Hagar si Ishmael, nagyabang si Hagar kay Sarah. I hope I'm not talking strange things to you. Hindi ako nagkukwento lang sa inyo. Sana nababasa ninyo ang Biblia para alam ninyo kinukwento ko. So, ang sabi po, noong napanganak na si Ishmael, nagyabang na ngayon si Hagar kay Sarah na kanyang amo. So ang ginawa po ni Sarah, pinaalis niya si Hagar at si Ishmael doon sa kanilang community. At nang umalis po si Hagar at si Ishmael, pakalagay mo anak sa verse 16.
Sabi po roon, then she went and sat down across from him at a distance of about bow shot. Ito yung dala, umalis po sila kay Abraham sa bahay ni Abraham. Dala-dala lamang po ni Hagar tubig at pagkain. In the wilderness, naubos yung pagkain nila at tubig. Nung wala na silang mainom, wala na silang makain, inihiwalay po ni Hagar yung kanyang anak at siya'y umupo sa katapat ng kanyang anak at papanuhurin niya ang kanyang anak na si Ishmael na mamatay na lang. Sabi po rito, she said to herself, let me not see the death of the boy. So she sat opposite him and lifted her voice and wept. She cried to the Lord and she wept. She prayed to the Lord. In verse 17, and God heard the voice of the lad. Umiyak si Hagar, umiyak yung anak. Then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, what ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Hagar prayed, but Ishmael cried. Nang umiyak po si Ishmael, God remembered Abraham. Na marinig ng Diyos ang iyak ni Ishmael, it was as good as God hearing the cry of Abraham. Why? God remembered Abraham. Yung pangako, yung tipan ng Diyos ay na kay Abraham. Maaring Ishmael may have come by mistake. Maaring siya po ay bastardo. But God doesn't mind the way of your appearance on earth. Ishmael was still a son of God. Si Ishmael connected pa rin to the man covenanted with God. Amen? So si Ishmael po nag-benefit doon sa covenant na yon. So when Ishmael cried, God remembered Abraham. God heard Abraham. God's move on the earth today is through covenants. He anoints a man to represent him on earth and makes a covenant with that man. Sa Genesis 19. Okay, ito na pala yun. Sa Genesis 19, nung naghiwalay na si Lot at si Abraham, nang when I said when Lot was taken into captivity, ang sabi po roon, sa 19, naparating kay Abraham yung nangyari sa kanyang pamangkin. When God destroyed Sodom and Gomorrah. Okay, nandoon sa Sodom and Gomorrah si Lot. Pinaalis po bago tupukin ni Lord ang Sodom and Gomorrah. Pinalabas muna po niya si Lot. Was Lot righteous? Kaya siya pinaalis doon. Hindi po. Pakilagay mo anak sa Genesis 19 in verse 29. Pag may pangako ang Diyos sa iyo, tandaan mo, tutuparin niya yan. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham. God remembered Abraham. May pangako ang Diyos sa iyo, walang mangyayari sa iyo. Hindi po ang Biblia is full of promises. You have to get one for yourself. Napakahalaga po, kausap natin palagi si Lord. Si Elijah and Elisha. Alam natin, sabi po si Elijah, he performed 14 miracles, 14 or 16. And si Elisha performed 32 miracles. Di noble po. Pero bago na-access ni Elisha yung power na nakay Elijah. Elijah was the one covenanted with God. At inutusan ni Lord si Elijah to find Elisha and anoint him. God did not directly anointed Elisha, it was through Elijah.
when Elisha couldn't access the power that was in Elijah, anong sabi ni Elisha? Where is the Lord God of Elijah? Why? Nung tinanong ni Elisha, where is the Lord God of Elijah? Minsan we cannot always invoke our petition. We cannot always ask God based on our faith. Maaring extreme po yung mga sa righteousness po natin. God is not moved by our righteousness, but by His promise. Bakit po? Pakilagay mo anak, Isaiah 64 verse 6. Anong righteousness pinagmamalaki natin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi po doon, we are all like unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Yung ating mga katwiran ay katulad lamang ng isang maruming basahan. Kaya ang Diyos kikilos according sa kanyang mga pangako. Ano ang relasyon? Anong covenant ng church members at ang pastor? Ang pastor at ang church member, ang covenant po natin is a covenant of life. Yung blood covenant. Covenant of life. Okay? Balik tayo sa Proverbs 10:22. Pakilagay mo anak. Ang sabi po roon, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Lagay mo anak sa New Living Translation. Basahin po natin, hanapin natin sa iba-ibang. Lagi ko ito naririnig kay Sister Mina. The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Sa New Living Translation, the blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Tandaan po natin yung blessing ni Lord, hindi lamang po yung magamarami kang bahay. Hindi lamang po marami kang pera, marami kang sasakyan. Yung blessing ni Lord, yung life. Yung ability to overcome anything. Yung everyday gumigising ka, blessing ni Lord yan. Amen? Sa NIV, pakilagay mo na NIV. The blessing of the Lord brings wealth. And He adds no trouble to it. So yung blessing na yon, yun ang magdadala sa'yo ng kayamanan. Oy, blessed ako ng ano? Anong blessing na natanggap mo kay Lord? Good health. Blessed ako ng ano? Wisdom. Anong blessing mo? Good work. Yun yung mga blessings po natin. And He adds no trouble to it. Sa Amplified na, pakilagay mo Amplified. Amplified says, the blessing of the Lord, it makes truly rich, and He adds no sorrow with it, neither does toiling increase it. Ang sabi po, yung blessing ni Lord, hindi mo kailangan magpakahirap. Lagay mo na sa Message Bible. God's blessing makes life rich. Nothing we do can improve on God. Yung blessing ni Lord, wala po tayong may dadagdag doon. Napsukat may pagmalaki po natin na ang ako lang, kaya ako blines dahil matuwid ako sa harapan ng Diyos. But kailan dumating yung sumpa? How did the curse came? Genesis 3:17, anak. Genesis 3:17, to Adam, God said, lagay manak sa New King James, because you have heeded to the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat. You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Because you have heeded to the voice of your wife. Any blessing that you claim to be the produce of your hard work, pumapasok ka muli sa Genesis 3:17 curse.
Para sa mga negosyante, it is not because you are wise, it is not because you are so blessed. Isaiah 48:17, pakilagay mo na. Isaiah 48:17. Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit. Amen. Ang mga negosyante, lumalapit po ba tayo kay Lord? Okay? Iwan ko lang po kayo. May God speak to you through Isaiah 48:17. Si Lord po ang magtuturo papaano gumanansya. He promised He will not add sorrow to our blessing. So put your trust in God and let your money work for you. Kasi alam nyo, tayo napapagod. Tayo inaantok. Tayo nagugutom. Ang pera mo lamang, money is the only thing that can work for you without break. Hindi nagbabakasyon. Hindi nagwala sa kanyang holiday or special day. Pera, ang pera laging tumatrabaho, hindi naantok yan. Antok ka na, pero ang pera mo, sabi pa rin, trabaho tayo, trabaho. Masakit nga lamang po sa atin, karamihan po sa atin, pag dumating po ang pera sa atin, ang sabi na po ng pera, the money was initially given to man to help man, not to control man. Ang masakit nga lamang po, maraming pera na dumadating sa kamay natin, isa lang ang mensahe sa atin. Isa lang ang sinasabi sa atin, goodbye. Bye-bye. Ano yun? Makahawak ka ng pera, diretso agad sa labas. Okay? So, lagay mo anak sa Genesis 1:28. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. The word subdue in Hebrew is kabash, which means to keep control, to keep under or to control, bring into subjection. Bakit mapupuna po natin yung word na ang ginamit po sa dominion mandate is the word subdue. But pagdating po sa New Testament, ginamit po ito ni Pablo sa salitang self-control. Sa Galatians chapter 5, siya po ang ninth gift of the Spirit. Okay? Ninth gift of the Spirit, subdue means self-control. 1 Corinthians 9:27, sabi po ron, but I discipline my body and bring it into subjection. I control my body. Maaring ang pagkakamali po sa mga propeta noong 1990s, yung sinabi po ni Pablo, the spirit of the prophet is subject to the prophet. Kaya marami pong mga propeta, wala nang disiplina, wala nang mga self-control. Ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin. One time, di na po ako bumalik dun sa isang conference. Excuse me lang, siya na mighty on Pastor Nick. Naka-attend ako ng isang conference ng Shunamite. Yung mga speaker nila, lalaki na mga tag, nakalagay, prophetess, apostle ganito, prophet ganito. Walang nakalagay. May ilan, mga dalawa yata akong nabasang bishop. Pero kilala ko naman ang mga taong yung bakit kako pati yung mga title na bili. Alam po ninyo, yung salita po, yung tinawag po si Satan sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world, basa po ninyo yan, the God of this world has deceived the minds of many. Yung God of this world, hindi po yan title ni Satan. Title po, dominion mandate po natin yon. Dahil ang sabi ng Psalms 115, the heaven, even the heavens belong to God, but the earth He has given to man. Dahil sinabi rin ng Psalms 50, sabi ni Lord,
The world is mine and all its fullness. Kaya yung God of this world, title natin yon. Bakit po napunta kay sa Diablo? Lagay mo anak sa Luke 4:6. Yung dominion na ito, hindi sa Diablo yan. Luke 4:6. And the devil said to Jesus, all this authority I will give you under glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Anong sabi niya ng Satan ng confrontation niya kay Lord? Ibinigay sa akin ito ang kapangyarihan, yung dominion na yan. Ibinigay sa akin. Saan? Sa garden. Kaya yung sinabi ni Lord, repent, we are to gain back. Nang si Jesus namatay sa cross para ibalik sa atin yung dominion na yon, para ibalik sa atin at ibigay sa atin muli yung kapangyarihan at dominion na yon, ability to function like God, to think like God. The only thing God forbid Adam to eat in the garden is the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yun lang sabi nga, kaya yung sinabi po ni nang nag-usap si Eve at saka si Satan, ang sabi ni Eve, sabi ni Lord, wag daw naming kakanin, ni hahawakan. True enough, because the fruit of the tree of knowledge of good and evil, the only thing na sinabi ni Lord sa Biblia na wag nating hahawakan yung tithes. So the fruit of the tree of knowledge of good and evil is the tithes. Kaya tama yung sabi ni Eve. Sabi ni Lord, ni wag naming hahawakan, do not touch the tithes because it belongs to God. Sabi ni Lord, because on the day that you eat of it, in dying you will die. Di ka nag-tithes, di ka naman namatay agad. Pero unti-unti wini-withhold ni Lord yung favor sa iyo. In dying, you will die. 1 Timothy 2:14, sabi po ron, Adam was not deceived, but the woman. The woman being deceived fell into transgression. Ang babae po ang nadaya, kaya siya ang nagsumuway. Anong ginawa ni Adam? Adam was not deceived, but he committed treason. Nagtaksil po si Adan. Ano po ang pagkakamali ni Adan? Lagay mo anak, balik mo ulit sa Genesis 3:17. Because you have, Genesis 3:17, and I will close. Because you have heeded the voice of your wife. Genesis 3:17. And have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat, because you have hidden anything you prioritize above God is an idol. Dahil sa ginawa po ni Adam, 235 years after the fall, saka pumuli, nakipag-usap ang Diyos sa tao. Tagal, no? Basahin po ninyo yan sa Genesis chapter 5, 1-6. 235 years bago muli nagpakita ang Diyos sa tao. And Abraham committed the same mistake. Kaya 13 years po siyang hindi kinausap ni Lord. Sa Genesis 16, verse 1 and 2. Genesis 16, sabi po roon, now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Verse 2, so Sarai said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. Please, go into my maid. Perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai.
at his mistake, for the next 13 years, there was no communication between God and Abraham. Sambuan ka nga lang di kausapin ni Lord, manguluntoy ka na. Paano na kayang 13 years? Pastora, saan ko makikita yan? Lagay mo anak sa Genesis 16, verse 16. In verse 16, Abraham was 86 years old. 86 yan ang ipanganak si Ishmael. 17 verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, 13 years sa kamuli nagpakita ang Diyos sa kanya. Amen? Amen. Maging maingat po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Maging maingat po tayo sa pagdinig kay Lord. Hindi lahat ng burden pwede nating gawin. Call, ang mission po natin, of course, may mission po tayo. Dahil si Jesus, nang pumunta dito sa earth, isa ang mission po niya. Mababasa natin sa 1 John 3:8. Yung sinabi po roon, he came to destroy the works of the devil. Yon ang mission niya. Yung mission ng Diyos, si Jesus pumunta to destroy the work of the devil. Pero anuman ang gagawin natin, tayo po ay co-mission lang sa mission na ito ng Diyos. May co-mission tayo. Pero bago ibigay sa iyo yung commission na yon, God will test us through our submission. Pag walang submission, you cannot be in that commission and you will not understand the mission of God. Shall we all rise up? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. You will be glorified, O God. Father, we honor you. Thank you for your word. Your word is truth. Lord God, Lord Jesus, you said, you prayed to the Father not to take your people out of this world, but to sanctify your people by your truth, by your word of truth. Lord, set us apart for your purpose. And Father God, thank you that everyone listening to this live streaming, even their God, we stand and we pray in behalf of Mrs. Thomas, Lord. For her healing, she's now in the hospital. Thank you, dear God. Sa babaeng ito, Panginoon, we pray for her complete healing. Even, Lord, we hold on to your word of promise, dear God, that by your stripes we are healed. And we speak healing to Mrs. Thomas right now in Jesus' name. Thank you, dear God, that your word will not di mawawala ng kabuluhan kung hindi, Panginoon, magbibigay ng ani, masaganang ani sa puso, sa buhay ng inyong mga anak. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga tengang nakarinig, ang mga matang nakakita, at mga pusong tumanggap ng iyong salita. As you continue, Lord God, to activate the mind of Christ in us, we want to honor you and bless you. In Christ Jesus. Amen. So, Pastor Nick, i-flow mo na lang. Sino? Sister Judith daw? Kakanta daw Sister Judith. Sister Judith. Alright, para tuloy-tuloy po tayo, magpumula tayo.
at ihanda na po natin yung ating mga puso sa ating pong mga seed at tithes and offering, whatever that is. At sino yung mag-exhort ng... Ah, nanay ko pa rin. Nanay ko ba kayo? Ito na lang. Ano yung kumakamatumbang? Okay. Thank you, Lord. Makinig muna tayo, huwag muna tayo magbigay. Ha? Pakinggan natin ito. Sa 2 Corinthians 8, ang mga iglesia sa Macedonia, ang Macedonia ay European country, malapit sa Greece. Kahit sila ay dumaranas ng matinding kahirapan, itong kahirapan na ito, ito ang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay ng ikapo at offering. Kusang loob ang pagbibigay nila ng mga kaloob na ito. Sa 2 Corinthians 9 naman, talagang kusang loob na nagbibigay ng mga tithes and offering nila ang Macedonian churches. Hindi sila napipilitan lamang sapagkat alam nila na ang na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So tandaan natin ito, ang bukas palad nating pagbibigay nagpapatunay na sinusunod natin ang magandang balita ni Kristo at napaparangalan natin. Napaparangalan natin siya ng ating treasure. Akala natin pag nagbigay tayo, we lose our money. Hindi, tayo ay, ang natatanggap natin ay gain. So, yan lang po. Muna tayo po ay magbigay na. In Jesus' name. Thank you, Father God, that this tithes and offering will meet the church needs and the church, the needs of your people. Father God, thanks be to you. In Jesus' name, and Father God, we believe that we have to really obey our Father in heaven, in Jesus' name. Thank you, and God bless everyone. And again. At mapalad po tayo dahil for just being here, you are blessed. Amen? For just being here. Can you imagine that? No, dahil kayo'y pumunta, pinagpala tayo ng Panginoon. Pinagpala kayo ng Panginoon. Ganun lang po kasimple. Mag-bless ang Panginoon eh. But for those who have connection with God, no? Nakaka-connect kay Lord, napakadaling pagpalain tayo ng Panginoon. At meron tayong isang kapatid na pinagpala ang tunay
dito sa bansa natin, kung saan man siya dalhin, pinagpapala siya ng Panginoon. Hindi ko na pakakahabain, pero huling linggo niya po dito ngayon, kaya nais niya pong ang linggong ito ay makasama po tayo at makapagbigay siya ng papuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Judy. Good morning po sa inyo lahat. Thank you so much, and most of all, thank you God for allowing me again to come and to sing for you. Yeah, yung iba po siguro nakakakilala sa akin, pero yung iba po siguro medyo hindi nila ako nakikilala. Thank you so much po for the opportunity to na binigyan niyo po ako ng chance. Pastor, na-miss ko yung grupo. Ito pong song na to is napaka, every time po na uuwi po ako galing sa trabaho, when I feel I'm stressed, dumarating po ako sa point na I feel depressed, wala po akong gagawin kundi turn on ko lang po and listen to this song. Yun lang po ang nagbibigay ng strength sa akin for living alone in Cayman Island. Yung pong love ni Lord na always po nandun sa akin. Hindi po madaling mabuhay sa ibang bansa, but God always with me. I feel that. Lagi po siya nga sa akin. Mga trials. Actually po, umuwi po ako. Hindi po mahirap po yung pag-uwi ko, but Lord always with me and guide me. Yeah. I know, brothers and sisters, you know this song. You can sing with me if you want. For the goodness of God.
Yes, God. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able. Amen. Of the goodness of God. Lord, salamat, Sister Judith. Walang kakupas-kupas. Parang you are turning back the hands of time. Diba? Pag nagkakaida, dapat numinipis ang boses eh. No? Pero sa biyaya ng Panginoon, basta inalay natin sa Diyos ang ating buhay at kung anong meron tayo, God will sustain you. Amen? For His glory. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Bago tayo umalaut sa aawitin natin. Mag-a-arise tayo. Tama-tama yung awit natin kanina. Let God arise. Awitin natin doon mamaya yun, ha? At saka yung it is good, ha? Yung, okay. So, ito po'y panawagan dahil nakapag-usap-usap na rin po kami ng ilan sa mga pastoral. At we'll be moving on with the activities ng simbahan po. No? At magkakaroon ng request ni Sister Judith na magkaroon ng gawain sa kanilang lugar, no? You see, they are living in a compound, isang parang maliit na community na magkakamag-anak sila, no? Hacienda Rivera ang tawag doon. Hacienda, kung may Hacienda Luisita, may Hacienda Rivera. Okay? So, Ron and Diane, tayo kayong dalawa, yung mag-asawa, yan anak ni Sister Judith yan, yung magandang lalaki, kay Enmax ko yan. Yan, mag-asawa yan, at meron silang tatlong anak na, no? Ayan, sila po yung makakasama natin, at I'm hoping na one of these days, maka-join din po yung iba sa atin na libre, no? At least once a month, no? Depende yung frequency, yan depende sa inyo. So, take note, Ron and Diane. We will zero in dun sa gagawin ni Lord sa inyong lugar. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. And for those of you, yeah, maupo na kayo. For those of you who would want to establish a gawain po dun sa inyong mga tahanan, magsabi lamang po kayo. Of course, we know that everybody's busy with everything that they do in life, no? Mga kabuhayan natin, negosyo natin, pag-aaral ng mga anak natin. But I think it's worth it, no, na magbigay po tayo kahit na isang beses sa buwan, no, maikutan po kayo ng gawain. Magsabi lamang po kayo, and we have prepared for that, and we will be going to your places. Okay? Magsabi lamang po kayo. No, sample na po yung gagawin natin kila Brother Ron at Sister Diane sa tahanan po nila sa Hacienda Rivera. Alright? So, maganda po yung word kanina. It was a very powerful message for those of you who captured yung message po. At ganun po talaga. But yung narinig po natin na
minsan parang nakakatakot yung mga 50 years, ano, sa 2050, no? That's 25 years from now, no? Oh, more than 25 years na yung the God of this world na dapat kayo yun eh, no? He's planning differently outside the will of God, no? Pero wag po kayong mangamba. Sinabi pa rin po ng Word of God, and the kingdoms of this world shall become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Amen? At the end of the day, ano ang pagpupursige ng kaaway? Hindi po siya mananaig. Sabihin mo, turo ka nang sasabihan, hindi mananaig ang kaaway sa buhay mo. Amen? But one condition is, you need to rise up. Because as you rise up, the Lord will rise up. God will rise up. Amen? God will arise. Pag hindi ka nag-rise up, no, laging tandaan po natin, ang business partner natin si Lord palagi. Pag nag-rise up ka, God will arise in your life. Amen? Sabi ng mga turo dati, di ba yung interpretation, sabi ni Jesus sa kanyang mga panghuling mga pangungusap bago siya malugutan ng hininga, my God, why have you forsaken me? And we don't really interpret that literally dahil talagang hindi naman nagpabayaan ang Diyos. Habang ang Panginoong Jesus ay nakabayubay sa krus, God our Father was with Jesus. Amen? At tayo, kung meron tayong mga uninvited guest, ano ba yung uninvited guest? Meron ba kayo nun? Yung hindi nyo imbita, pwede dumating? Diba ayaw natin ng ganun? Di ho ba? Excuse me, with all due respect, but whenever we throw a feast, a gathering, we invite guests. Diba? Minsan RSVP pa yan. But sometimes there are guests who come uninvited. At sa buhay natin, ganun din. Maraming mga dumadating na hindi naman nating inimbita, hindi kasama sa agenda natin, hindi kasama sa listahan natin, pero kusang dumarating. At kuminsan, nagdudulot ito ng lungkot sa atin. But at the end of the day, we need to rise up and God will arise. Amen? Amen? Ramdam nyo ba na sagot kayo lagi ni Lord? Ramdam nyo ba palagi na sinasalo kayo ni Lord? Hallelujah. Ramdam nyo ba na sa tuwing may mga uninvited na mga circumstance na dumarating, laging nag-i-interfere kaagad ang Lord? Nag-i-intervene kaagad si Diyos? Ang Diyos sa buhay natin? No? He is our intervention. He divinely intervenes in our circumstance. Especially, yung mga pangyayaring hindi natin inaasahan dahil hindi naman natin inimbita at hindi natin inilista. Diba? Pero lingunin nyo ang katabi nyo, lahat kayo nakalista, invited kayo ni Lord dito, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago tayo umawit nito, feel ko lang umawit tayo nung Let God Arise, doon tayo magtapos, pero naalala ko yung song na, naalala nyo ba yung You Did Not Wait For Me To Draw Near To. Okay? Merong isang kwento, no, na yung legend ng waterfalls. May isang waterfalls na napakaganda somewhere in the western continent. At alam nyo kung bakit nagkaroon yung ng waterfalls na yun. Napakataas ng waterfalls. Makipot siya kung titingnan mo sa taas habang bumababang ganun, lumalaki, nagkakascade siya. Ang ganda ng waterfalls. It was a sight to behold. And you know the story kung paano na naging waterfalls yun. Minsan daw merong isang tribe. Yung tribe na yun, napakasaya. Alam niyo ba kung ano yung tribe? It's a community, a group of people like us. Para tayong isang tribo. Masaya sila, pinagpala, malulusog, malalakas. Until one day, an uninvited guest came at hindi mapigilan. Lahat sila ay dinapuan ng sakit. Maging yung kanilang mga kalalakihan na malulusog, malalakas, yung mga nagtatrabaho, lahat ay dinapuan ng sakit. At ang hina yung marami, at marami ay nanganganib ng mamatay.
Nag-usap-usap yung mga chief nung tribe na yon. At napag-usapan nila, there was a prophecy na yung prinsesa nung tribe na yon na napakaganda, kamukha po ninyo. No? May isang prinsesa doon, yung anak nung head chief. Napakaganda. Kanya nga lang po yung prophecy. Nakakalungkot. Hindi na maiwasan, nag-usap yung mga leaders nung tribe, ang prophecy ay kung magbubuwis ng buhay yung prinsesang yon, saka lamang gagaling yung mga tao dun sa tribe na yon. Nag-meeting sila at hindi po nagtagal, nakaabot sa kaalaman ng prinsesang yon at hindi na niya hinintay pa na ibaba sa kanya yung utos. One morning, while everybody was laying in bed sick and about to die, hindi na po nag-atubili pa yung prinsesang napakaganda at tumayo siya dun sa tuktok ng mataas na bundok. At pagtayo niya dun sa tuktok ng bundok na yon, paglipas ng isang oras, lahat ng mga may sakit dun sa tribong yon ay unti-unting gumaling. Nagsibango na. At lumakas uli. Nakuha ng ang pansin ng mga chief nung tribe na yon at yung ama niya ay hinahanap yung prinsesa. And the princess was nowhere to be found. And then they knew what happened. Na naganap na yung prophecy na kapag nagbuwis ng buhay, nag-sacrifice, sabihin niyo sacrifice. Nag-sacrifice yung prinsesang yon. Sila hindi mapapahama kundi sila ay mabubuhay. Nalungkot ang buong tribo bagamat masaya. And the great spirit, no? Nalungkot din po. Kaya po nung araw na 'yon, sa pagkalungkot ng lahat, nagulat na lang sila nang yung bundok na 'yon may tumulo ng tubig. Luha daw 'yon ng great spirit. Sacrifice, di ba? Pero may mas magandang storya diyan. Yung storya po natin at storya ng Panginoon, Jesus. Hindi niya na hinintay na humingi pa tayo ng tawad. Hindi niya na hinintay na magsisi pa tayo. Hindi na hinintay ni Jesus na malagay pa tayo sa alanganin. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil mahal ka ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat, abitin natin ito. Kung alam niyo, purihin natin Panginoon. We will end up victorious with a song that we will rise up and we will let God arise in our midst and in our life. Hallelujah. The song goes like this, and I want us all to be singing this song from our heart as we worship God in spirit and truth. You did not wait for me. The song goes like this. Hallelujah, hallelujah. You did not wait for me to draw near to you. But you clothed yourself with frail humanity. Everybody lift up your hearts to the Lord. You did not wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice calling me. Sing it again. You did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you. But you clothe yourself with frail humanity. Thank you, Jesus, our Lord. You did not wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful. I'm forever grateful. To the Lord Jesus.
you did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful. Sing it out loud. Come on, just thank the Lord. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save. To be, we are singing this to you, Lord. You are my song. Oh, my Lord, let's fill this day with our love. You are my love. You are my love. You are my joy. It's a pleasure to be. In our life, dadaloy ang isang kapangyarihan, dadaloy ang isang blessing,
dadaloy ang isang uri ng kalakasang sa Diyos lang nagmumula at nanggagaling. As we face to face and hand in hand walk with God, we will overcome in every good thing. Amen? Face to face, hand in hand, Lord, together we have overcome. Face to face, face. Gusto namin tingnan. We will look to you alone, Jesus. Face to face, face to face, hand in hand, Lord, together we have overcome. Hindi namin, Lord, titignan ang mga bagay na wala. Hindi namin titignan ang mga bagay na kulang. Hindi kami titingin, Panginoon, sa kabiguan, sa kawalan. Sa iyo lamang kami, Panginoong Jesus. Titingin palagi, as Hebrews says, that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung ano man ang sinimulan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa gawain ito, Panginoon, ito'y mananatili dahil ikaw ay kasama namin, O Diyos. Face to face, hand in hand, Lord, together we have overcome. Face to face, face to face, hand in hand, Lord, together we have overcome. Say it with power, with power. Face to face, tayo pinagtagumpay ng Panginoon sa migaw ng malakas na Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Taas yung inyong mga kamay bago tayo umawit. Taas yung inyong mga kamay. Lord, as our hands are lifted up to you, Lord, ito po yung aming pagpapahayag na nais naming abutin mo kami, O Diyos. Abutin mo kami ng iyong kapangyarihan, abutin mo kami ng iyong katapatan, abutin mo kami ng iyong pagmamahal. Panginoon, kailangan ka namin. Huwag mo kaming bibitawan. Kami, Panginoon, ay nakatingin sa iyong mga pangako that you will never leave us nor forsake us in everything. Aming mga mahal sa buhay, mga kabuhayan namin, Panginoon, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Maging ang mga mahal namin, O Diyos, na nasa ibang bansa, Panginoon, dinideklara ko, linalahat ko na sila, linalahat namin sila, Panginoon. Lord, your promise, Lord God, to happen in their life, never to leave them nor forsake them. And that what you began, Lord, the good work that you began in their lives, Lord God, Lord, you will sustain it, you will maintain it, Lord God, until the fullness of your perfect time in their life, and even in our life, O God. And even in this church, Lord, Jesus, abundant life giver, in the fullness of your time, Lord God, makikita ko po namin, Panginoon, na nag-a-arise ka, Lord God, in the midst of Jesus, abundant life giver church. Shall you shout amen and shout hallelujah? Oh, glory! Put your hands together, palakpakan natin ang Panginoon, for the victory has been won. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let God arise. Yung may kapangyarihan na palakpak para sa Panginoon. Two, here we go. Let God
Thank you, Lord.